Ang pagbubuntis ang isa sa pinakakakaiba at pinaka-espesyal na yugto sa buhay ng mga babaeng may asawa. Ngunit ano ang gagawin mo kung ang magiging anak mo pala ay taliwas sa iyong inaasahan? Ating alamin sa video nito ang tungkol sa isang babae na nagbuntis at nagluwal na isang mami. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Noong 2001, isang babae na nagngangalang Zahra Abu Talib, nakatira sa Rabat, kapital ng Morocco, ang dali-daling isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng sikmura. Ang babaeng ito ay nailarawang nagkaroon ng hindi pangkaraniwang laki ng tiyan sa edad niyang 75. Agad namang ipinagpalagay ng doktor na ito ay malamang na mayroong ovarian tumor matapos itong tingnan at suriin. At para sa mas eksaktong resulta, ay sinabihan pa ito na magpa-ultrasound. Ngunit, isang nakagigimbal naman na bagay na halos hindi nila makilala ang nakita ng doktor mula sa resulta. Para mas malaman pa kung ano nga ang bagay na nasa loob ng tiyan ni Zahra, ay nagsagawa pa ito ng mas maraming test na ikinagulat naman ng husto ng mga doktor. Dahil ang nasa loob ng kanyang tiyan ay isa pa lang sanggol na ipinagbuntis niya sa loob ng 46 na taon. Noong 1955, sa taong 26, ito pa lang si Zahra ay nagdalang tao at masayang-masaya siya sa isiping magkakaroon na siya ng panganay na anak. Kahit na madalas siyang duguin, ay kahit kailan ay hindi naman siya nakunan. Tumating ang panahon na sumakit na ng sumakit ang balakang at humilab na ang kanyang tiyan. Natila dumating na nga ang oras ng kanyang panganganak. Naglakad-lakad siya para bumaba ng husto ang sanggol at para mapabilis na rin ang pagluluwal dito, alinsunod sa dikta sa kanya ng mga nakatatanda. Subalit, lumipas ang halos 48 na oras o 2 araw ay hindi pa rin siya nakakakitaan ng senyales na malapit na lumabas ang baby, kung kaya't siya ay dali-dali nang dinala sa ospital. At pagdating niya dito, ay sinabihan naman siya ng doktor na kung hindi siya magluluwal sa pamamagitan ng cesarean section o yung panganganak sa ilalim ng operasyon kung saan sa tiyan ng ina padadaanin ang baby, ay maaaring mamatay ang kanyang supling na nooy nasa sinapupunan pa niya. Habang naghihintay si Zahra sa isang hospital bed sa kanyang operasyon, ay may narinig siyang isang babaeng sumisigaw na kalaunan ay namatay daw ito sa panganganak sa pamamagitan ng cesarean section. Nabalot naman ng takot itong si Zahra at agad na ring umalis at umuwi sa kanilang bahay na hindi na nagpaalam pa sa ospital. Kung saan nanatili na lamang siya sa isang maliit na nayon sa labas ng Casablanca. Ang sabi pa niya sa kanyang sarili na kung mamamatay man siya ay mas nanaisin niya pang mamatay sa loob ng bahay nila. Ilang araw naman ang lumipas ay tila isang himala na tumigil na ang pananakit ng kanyang tiyan at bewang. At naalala niya ang isang kwentong bayan sa kanilang lugar na tinatawag na sleeping baby, kung saan ang isang sanggol ay maaaring manatili lamang at matulog sa loob ng tiyan ng isang ina. Kung kaya't inisip ni Zahra na malamang ang baby niya ay natutulog lang at hahayaan niya itong matulog hanggat gusto niya, sa paniniwalang darating din ang araw na gugustuhin ng magising at lumabas nito mula sa loob ng kanyang tiyan. Para naman makalimutan ang trauma ng kanyang nabigong pagbubuntis, ay pinagpasyahan niyang mag-ampon ng 3 anak na kung saan ang mga ito ay nagsipaglakihan na at nagkaroon na siya ng mga apo mula dito. Balik tayo sa taong 2001 kung saan nanumbalik ang pananakit ng tiyan ni Zahra. Lubos namang nag-alala ang isa sa mga anak niya kung kaya't dinala niya ito sa iba't ibang lokal na doktor sa kanilang lugar. Habang umaasa itong mahahanap rin nila ang lunas para dito. Ngunit walang kahit na sino ang may alam na gamutin si Zahra hanggang sa marinig nilang may isang magaling na doktor sa Rabat. Pilit namang tiniis ni Zahra ang 4 oras na biyahe. Makarating lamang sa ospital kung saan naroroon ang sinasabing doktor na maaaring makagamot sa kanya. Pagdating nila doon ay agad namang sinuri itong si Zahra kung saan nalaman at nadiskubre ng mga doktor mula sa resulta ng ultrasound na ang kanyang natutulog na sanggol pala ay isang ectopic pregnancy at naging mummified na baby na sa loob ng kanyang tiyan sa halos kalahating siglo. Ang ectopic pregnancy ay isang hindi normal na pagbubuntis kung saan ang fetus ay nabubuo sa labas ng matres, maaaring nasa ovaryo o cervix. Minsan naman, ang isang fertilized egg ay nananatili sa fallopian tube at hindi na bumababa sa matres kung saan ito dapat lumaki.
Naita lang, ang mga kaso ng ectopic pregnancy ay tumatagal lamang ng 3 buwan at sila ay tuluyan na ring binabawian ng buhay. Kadalasan ang normal na pagbubuntis ay nagaganap sa pamamagitan ng pagbiyahe ng isang fertilized egg sa fallopian tube pababa sa matres kung saan makakakuha ito ng mas malaking espasyo at nutrisyon upang maging isang malusog at ganap na sanggol. Isang pambihirang kaso naman ang nangyari kay Zara dahil matapos na sumabog ang kanyang fallopian tube ay nagpatuloy namang lumaki ang kanyang baby sa pamamagitan ng pagdikit nito ng kanyang placenta sa mga vital organs ng kanyang tiyan. At matapos nga ng 9 na buwang pagbubuntis noon ni Zara, kung saan pinagkamalan niyang mga senyalis na malapit na siyang manganak, ay mga sintomas pala na ang baby sa loob ng kanyang tiyan ay unti-unti na nawawalan ng oxygen. Na sa katotohanan na ang pinagbubuntis niya ay hindi kailanman maaaring mailuwal na natural sa pamamagitan ng paglabas nito sa kanyang puwerta. Di kalaunan, ang sanggol niya ay namatay sa loob ng kanyang tiyan nang hindi niya nalalaman dahil nga ito ay pinagkamalan niyang natutulog lang. Upang maprotektahan ang sarili, mas pinili ng katawan ni Zara na ibalot ang patay na tissue ng sanggol sa mga layer ng calcium substance upang maiwasan ang impeksyon na naging sanhi upang ito ay mamamified at maging bato, na tinawag namang Leto Pigeon o Stone Baby. Noong 1955 ay kinailangan niya sumailalim sa isang komplikadong pamamaraan upang maalis ang sanggol sa loob ng kanyang tiyan at ang kanyang pagtakas sa ospital ay nagsilbing himala namang nagsalba sa kanyang buhay dahil noon ay meron lamang siyang maliit na pag-asa. Dahil alam naman natin na ang mga teknolohiya noon ay maaaring hindi sapat upang magtagumpay sa isang komplikadong operasyon kung saan ihihiwalay ang fetus sa mahalagang organs ng kanyang katawan, na sa konting pagkakamali lang ay maaaring maging kapalit ng kanyang buhay. Tumagal naman ng 4 oras ang operasyon para tanggalin ang namamified na baby ni Zara, kung saan ito ay tumimbang ng mahigit na 7 pounds o 3 kilo at may sukat na 42 sentimetro. Ayon sa talaan, meron lamang 300 kaso ang naiulat ng pagkakaroon nito sa medical history. At pagkalipas nga ng 46 na taon, ay nailuwal na rin ni Zara ang kanyang natutulog na sanggol.